Mga minamahal, tapoy manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin, Ama Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Pasos. Pinakamahal na po noon, kami pinagpupuli, nagpapasalamat o Diyos sa malayang pagkakataon pinagkalumbas. Rabaw tayo sa amin. Ngayon po mapakinggan ng banal na salita, ang aming dalangin na Diyos magsilbit ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Ibalikot, pangunahan mo ko sa pagkakos sa akin na wala akong magagawa, patawarin sa mga pagkulis sa mga kain na pagbigyan. At dalangin po namin ng Diyos, buksan ang puso at kaisipan ng aming mga webcast viewers. Magkisa ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. At sa iyo makapangyari ang pangalan namin sinasaway. Mga demonyo na hadlang at magaling lang at kasa out. In Jesus, may trim we pray. Hallelujah, praise the Lord. Pinatid na kilang Diyos. Pinatid ang pinakamahal na panganoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso, pagkawasalamat ay naku lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pong pinakamahal na Panginoon Kristo at ako nagbibigay ng dobleng paggalang. Mga bati na sa magandang hapon sa ating minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willie Stad Almeda, the Indian Prophet of God. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our love sa Pastor Dina si Almeda. Magandang hapon sa buong sambayan natin, mga Pastor. Magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong paksaing ngayon ay pamagatan nating pakinabang sa kawalan. Naalala niyo ba, mga minamahal ko, yung kwento na nag-umpisa ang panalagawain sa dako po ng Orduha na mga kumot na pinagtagpi-tagpi lamang ang ginamit, minamahal ko. Nag-umpisa tayo sa mga ilang pamilya na naging matapat sa gawain ng mga Panginoon at umabot tayo ng ganong karami, minamahal ko, noong araw, noong nakaraan linggo sa dako po ng Luneta. Isipin po natin yung mga minamahal, kung ginawa ito ng tao, hindi ganun minamahal. Ngunit ito'y gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya, sabi nga po minamahal ko, ito'y ginawang matagumpay ng ating pinakamamahal po noon. Dahil sa sakripisyo ng tao ng Diyos, minamahal ko, ating minamahal, ginagaling ng Pastor Evangelista Willie Stad Almeda, ginagaling sa Pastor Dina si Almeda. Nasabi nga ni Apostol Pablo, inaangkin lamang niya parang karumihan. Minamahal ko yung mga pagpapala na naratanggap niya. Ano mahalaga, minamahal ko? Yung kaligtasan na ating kinalalagyan, minamahal. Ang salibutan, pagkawalang wala, walang makain, malas na buhay. Ang ating mahal na magulang sa ating mga Panginoon, kung wala silang makain noong araw, maraming salamat sapagkat patuloy na mag-aayuno. Hindi ba tayo natutuwa ng mga minamahal? Dahil sa sakripisyo ng ating magulang sa ating malamang, narito tayo. Kung magpapatuloy, nakakatiyak sa buhay na walang hanggan. Kaya, ang buhay ay hindi sinusukat sa kayamanan, kundi sa pananampalataya. Makita po niya, minamahal? Ang tao kasi sabi niya, pagka katulad sa lugar namin, pagka may kaya, may mga truck, laging nakataas yun, liig nila nakikita. Ang totoong Kristiyano, kahit napagpalain, nakayoko, bakit? Alam niya na hindi sa kanyang katalinuhan nanggagaling ang biyaya, kundi dahil galing doon sa itaas. Kaya basahin natin ang unang bersikulo, minamahal ko, sa Mateo 19:21, praise God, ating basahin. Dito po sa Mateo 19:21, ganito po ang pagkasulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, umayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. So makita po natin, sumunod ka sa akin. Yung sabi ng mga Panginoon, doon sa taong mayaman, minamahal, ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Isipin po natin, minamahal, kung paano ikinumpara ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng pagpunta sa langit. Kaya tayo, minamahal ko, ang buhay hindi sinusukat doon sa marami ka. Maraming ari-arian.
Sakit nga yun ang ulo, minamahal ko. Samantalang, ang Diyos naman hindi nagpapabaya, minamahal. Ang sabi, kuha din ang halimbawa, minamahal ko. Halimbawa, magkait sa sarili, self-sacrifice. Ang sabi nga, a paying investment. Pag magsakripiso ka, katulad nung laging nag-aayuno, laging isinaalang-alang, minamahal ko, yung panalangin sa ating dakilang Diyos, panguna, kahit na magutom, minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan. Sa pinanggalingan kasi natin, minamahal ko, na relihiyon, abay, kung mayaman ka, lagi kang nasa top. This church is being built through doctor, nakalagay, 50,000. Bukod doon sa hingi sa gobyerno. Maniwala ba kayo, minamahal ko? Kasi para sa tao, kaya ipapagawa nila, hingi sila ng, sa gobyerno. Sa gawain ng ating dakilang Diyos, humihingi ba tayo ng pera sa gobyerno? Hindi, minamahal. Tayo pa nga nagkakaloob. Bakit, minamahal? Mahalaga yung kaligtasan kasi ng tao. Mahalaga. Kinakailangan, sabi nga, kung doon mo siya mapapalapit sa dakilang Diyos, bakit hindi? Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, ang tao, lahat sa atin, yun ang kinagisnan natin, minamahal, pag may pera ka, kilala ka. Tandaan po natin, minamahal, hindi sa pera sinusukat ang tao, kundi sa pananampalataya. Self-sacrifice is a paying investment. Dito sa Marcos, Kapitulo 12, versikulo 41 hanggang 44, ating basahin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talatay 41 hanggang 44. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nanguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lipta na ang halagay halos 1 bilis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nanguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Amen. So, ihinulog ng babaeng bao, minamahal ko, balo, yung ikabubuhay niya. It is a challenge, minamahal. Kaya isinulat sa Biblia yun, minamahal ko. Upang tingnan natin ang ating mga sarili, minamahal. Nasa na ka ba tayo? Kung tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, bakit hindi natin i-share sa church? Napakahalaga, minamahal ko, yung ginagawa natin sa radio, television, upang marami pang kaluluwa ang lumapit sa harapan ng ating dakilang Diyos. So makita natin, minamahal, self-sacrifice. Isipin kaya natin, minamahal ko, na makita ng ating dakilang Diyos, ng Panginoong Jesus, nagbigay ang babae ng kanyang ikabubuhay. Hindi lang isinulat, minamahal. Alam po natin, maaaring ibinalik yun ng ating dakilang Diyos na higit pa sa inaasahan ng babae. Katulad din sa atin, minamahal. Hindi ko mo nagbibigay ka, eh nagbibigay ka na. Tandaan mo, minamahal ko, ang iyong binibigyan ay hindi kami, kundi hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at siya ang may lang sa'yo at nagligtas sa'yo sa iyo isang tiyak na kapamakan. Kaya tingnan po natin, minamahal. Kaya nga po, kahit marami kang sinasabing, marami kang ipinagkaloob, tandaan, minamahal, ni kailanman hindi ka makakababayad sa Diyos sapagkat yung langit, minamahal ko, hindi yan mabibilis sa Siomart, sa Mercury Drag. Ang langit, minamahal ko, ipinagkakaloob ng Diyos sa mga Kristiyanong tapat sa Kanya. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, minamahal ko, pumasok tayo ng espiritual na talinhaga.
dito sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 35. Ating basahin. Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 8, ang versikulo po ay 35. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Amen. So makita po natin, minamahal, mahalaga pala yung Ebanghelyo na ipinapalaganap ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kung ikay matapat na nagkakalob sa gawain ng ating dakilan nyo, sabi nga, huwag yung narinig na kwento, ako naman nagbibigay. Tandaan po natin, minamahal, dapat lang. Bakit, minamahal ko mga kapatid, hindi itinuro ito sa atin nung araw. Ang binibigay nga natin yung pabarya-barya, pero pagkasingilin ka tungkol sa binyag, sa kasal, sa patay, wow, libo. Ngunit sa atin, baliktarin mo, minamahal ko. Kasal, alay ng bata, alay ng sasakyan, nasa iyo yun kung magkakaloob ka. Ngunit wala pong sinabi sa atin ng magulang sa atin mula Panginoon na magkaloob ka. Tandaan po natin, minamahal, yun po yung spiritual na talinhaga. The more you give, the more you receive. Kaya makita po natin, minamahal, walang luging Kristiyano ang magkakaloob ng kanyang ikaput handog. Tandaan po natin, walang luging Kristiyano na magkakaloob ng ikaput handog na hindi babalik sa kanya ng ilang beses. Tandaan po natin yun, minamahal. Kaya, huwag po natin sasabihin na tayo po yung nagkakaloob sa gawain ng Malapanganon. Alam ng Diyos kung gaano kakatapat. Tignan po natin, minamahal, ano ang prioridad ng tao ngayon? Trabaho, pag-aaral, hanap buhay, layaw. Yun yung pinagkakaabalahan ng tao, minamahal ko. Sabihin na natin, oh, ako'y Kristiyano. Pero pinagkakaabalahan, hanap buhay, business, pag-aaral. Nabanggit ba rito ang minamahal ko yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Hindi. Bakit, minamahal? Ito'y turo ng kaaway. Na siyang gustong-gusto gawin, minamahal ko, ng ating mga kababayan. Halimbawa, minamahal ko, Mateo 19:27-29. Ating pasahin mo yan. Dito po sa Mateo 19:27-29, ganito po ang pagkasulat. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang aming kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo na anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. 29. At ang bawat nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Puri natin na kailan Diyos. God bless you po, Brother Renato. Sumakita natin, minamahal, hindi lahat nag-iwan ng kamag-anak, ng bahay, ng lupa, ng business ay magiging alipin ng hirap. Kundi, tatanggap ka na mas marami pa noon. Isipin po natin, minamahal. Gagawa ko na halimbawa, katulad sa iyo mga lingkod, minamahal. Mag 15 months na, minamahal ko, ni kailanman, hindi ko pa inilalakid yung pension ko sa galing sa bilabid ko. Bakit, minamahal? Hindi naman ako pinagkukulong ng Malapanganon. Naghahanap lang yung aking beloved daughter kasi ipagagawa raw yung bahay. Tandaan po natin, minamahal, wala nga akong pension sa gobyerno. Pero may utang sila sa akin 400,000.
At hindi ko pa rin nilalakad yun, minamahal. Hayaan ko umabot yun ng 500 kalahating milyon. So isipin po natin, minamahal, anong pakinabang mo sa kawalan nung maglingkod ka sa ating dakilang Diyos? Pakinabang? Napag-usapan po natin namin ng mga manggagawa, ilang beses ba nagpunta ang iyong abalingkod sa dako ng Hong Kong kung nasaan ngayon yung ating beloved Olympic chair? 10 beses, 12 nga. 5 beses sa Japan, 3 beses Singapore. Galing ako ng Beijing, China, ng Shanghai, China, Saigon, Vietnam, Bangkok, Thailand. Gumastos ba ako ng sarili kong pera? Hindi. Bakit, minamahal? Totoo, buhay ang Diyos. Isipin po natin, minamahal, dahil kasi sasabihin niya, dahil kasi worker ka, hindi mo ako nagtataas ng kamay na ako ipadala niyo sa Dubai? Hindi. Sapagkat inaasahan ko yung pangako ng dakilang Diyos. Kayo'y aking pagpapahingahin. Nung araw, wala kang pahinga dahil may hangover. Pahinga. Pahinga, kinakalang pahinga dahil lumakyat ng bundok ng 3 beses. Ngunit ngayon, minamahal, tandaan po natin, ang pangako ng ating dakilang Diyos na biyaya ay pinagkakaloob niya sa matatapat niyang anak. Hindi siya nagkulang sa mga... Ang sabi ko nung araw, isang araw, pahiram nga na 200 pesos. Alam niyo bakit? Sinubukan ako ng ating dakilang Diyos. 5 piso na lang na barya ang nasa pitaka ko. Ni kailanman, hindi ako kinabahan. Hindi ako natakot. E ano kung mag-ulam ako ng tuyo? E ano kung mag-ulam ako ng nilagan talbos ng kangkong? Sa langit naman ako. Yun ang inaasahan, minamahal. Sa langit naman ako. Sabihin nila, nasa kanila lahat ng kalayawan sa buhay. Ang pakinabang sa kawalan, minamahal. Ang sabi nga ng ating malapastora nung araw, ang sabi, wala silang makain. Kumakatok ang kapitbahay, may dalang pagkain. Isipin po natin yung minamahal. Sila na. Yung kapitbahay na nag-isip, minamahal ko, noong kakainin nila. Hindi nila inisip, minamahal, kung hindi nga sila kakain, patuloy ang ayuno. At ano ang naging resulta, minamahal? Tayo. Natuto tayo, minamahal ko, na katulad nila, umasa sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, yung sa dami natin noong nakaraang linggo, minamahal, ang dalangin ko lang sana, minamahal ko, kung pupunta ka ron, ang dala mo yung kaligtasan. Yung halimbawa, sa pagtsatsaga, minamahal, abeling ko, sabi nga, I'm not getting any younger. I'm 71. Pero nasa isip ko yung paglingkuran. Paglingkuran pa rin, wala pang ano. Ang sabi, maging mapagpakumbaba at ikaw itataas. Kahit na niyuyurakan ka na. Kahit napakababa ng tingin sa'yo, hayaan mo ang Diyos sa manghusga. Sapagkat isang tiyak na bagay, itataas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Juan Kapitulo 12, versikulo 24, ating basahin. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, ang talatay 24. Katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay, ay magbubunga ng marami. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. God bless you, beloved brother Jonet. Pumanatili na nakatayo yung trigo sa lupa, hindi siya magbubunga. Huwag kayong ito'y humapay na, tutuboy marami. Ibig sabihin, minamahal. Sa iyong pagpapakumbaba, aani ka. Maraming tao lalapit sa ating dakilang Diyos. Sasabi mo sa kanila, yung aking
isinasama nga rito. 52 anyos ka na. Payag ka ba na ganyan lang ang buhay mo? Payag ka ba na sabihin kung wala kang trabaho, wala kang pera? Lasing ka nga kung minsan pupunta ako sa inyo. Nakainom ka nga. Wala kang pera, pero pwede ako may panginom. Isipin po natin yung minamahal. Samantalang ang Kristiyano, pag walang-wala siyang pera, isipin mo, mag-aayuno siya at pagpapalain siya ang lubusan ng ating pinakamamalapang noon. Itataas ka ng ating dakilan, Diyos. Kaya, isipin ng tao, minamahal ko, kayo ba'y nanalangin? Nabigyan ako ng bahay ng ating dakilan, Diyos. Noong nakaraan, nanalangin ako. Pero gusto ko dito na lang, hindi na ako bibiyahin na malayo. Sasakyan, kung pagpapalain pa ng ating dakilan, Diyos, bakit hindi? Kung dito, lalakad na lang. Kaya nga, kahit nawala ka, kung nakakatiyak ka sa langit, ang kaluluwa mo ay sa langit, tandaan po natin, minamahal. Iniisip nga ni Abalingkod yung aking pagpanaw sa lupa. Idanda ko na sarili ko. Meron akong lote ron. Meron akong pambili ng kabao. Ano pang kailangan? Ang sabi nga ng Abalingkod, alam ni brother na ito, no siya kung tayo matay, diay kantoy umumay, amok ti kagarayo, kapikin tinapay. Kaya sabi ko sa anak ko, ang burol ko lang, tatlong araw, sa pangatlong araw, ilibing mo ko. Natakot ba ako mawala sa daigdig? Hindi. Sapagkat sasalubungin ako ng mga anghel, dadalhin ako sa piling ng aking ama na sa langit. Yun ang pinakamahalaga, minamahal. Maraming nagtatao, nagnanasa. Yayaman pa ka ako, kaya ako. Hindi, minamahal. Mayaman tayo sa pananampalataya. Pananampalataya tayo sa ating dakilang Diyos na siya magdadala sa atin sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya yun ang sabi, minamahal ko, unahin at ang paglilingkod sa Panginoon. Ulahin, minamahal. Maybe you are thinking you are young. Di ba nag-iisip yung mga tao, minamahal ko? Yung dalawang buwan lang, namamatay na. Ngunit kung tinipad mo ang kalooban ng ating dakil, sabi ko, minamahal, huwag kang gumawa ng mga bagay na pagdating ng panahon ay pagsisisihan mo. You can ask, every one of us, you can ask, make hay sa atin, sa bawat manggagawa, ano ba kailangan? Sapagkat ang utos ay nananatili, hindi ito nagbabago. Kung gumawa ka ng kaharian sarili mo lang yan. Ako nung sabihin sa akin, ginawa ko lahat ng paraan. Pag yung sabihin, minamahal na wala akong damit, marami akong damit. Marami akong sapatos. Actually, namimigay nga ako. Hindi ko kailangan ng marami. Tinitingnan ko lang yan. Nagkalkala ko sa mga damit ko, minamahal ko. Yung suit ko ngayon, minamahal siguro mga 5 to 7 years na ito. Pwede pa. May mabigay ang makapatiran. Kung may nagustuhan ako sa mall, bumibili ako. Ni kailanman, hindi nagpabayaan Diyos. Kaya tandaan po natin, minamahal, do not be righteous on your eyes. Be righteous in the sight of God. Huwag kang magbigay ng katwiran sa iyong sarili.
Pagbigay ka ng katwiran sa paningin ng ating Dakilis. Tandaan po natin, minamahal. Dalawa, tatlong buwan, pwede ka pa. Pero pag tatlong taon ka na sa gawain, isang taon kaya na natili ka sa ganon. Hindi mo mapaglalalangan ng Diyos. Nakikita ng malapanganon, eh kung sila nga eh. Tandaan, minamahal. Huwag kang tumingin sa sila nga. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Ikaw. Patunayin natin sa ating dakilang Diyos na karapat dapat tayo minamahal. Patunayin natin sa ating dakilang Diyos, minamahal ko, na isang araw, lalakad tayo sa gintong kalsada at doon tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tumayo tayo lahat, minamahal. Awitan natin ang ating mala, Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Tao sa puso. Di ba yung nararamdaman malapit ng araw? Malapit ang bumalik ang dakila, Diyos. Hindi magpapakarami ako sa pananampalataya. Para sa mga baguhan, hindi nila maunawaan ito. Ngunit sa mga tatayang Kristiyano, minamahal na kapatid, pinakala, ihanda mo yung sarili sa pagbabalik ng ating dakila, Diyos, sapagkat kung hindi handa, sayang ang idinilang mo sa gawain. Umawit tayo mga minamahal. Hallelujah. Oh,
circumstance sa mga laman. Minamahal, habang kumikilos sa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, patuloy nating awitan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa akin wala ka, inibig mo Pamahal, inibig mo ko,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, para sa ating mga minamahal na mga bisita kung mayroon man sa araw pong ito. Kayo ay tumanggap sa ating dakilang Diyos, lumapit po kayo sa harapan, maging sa ating beloved live broadcast viewers. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Inyo pong natunghayan ngayon, mga minamahal, ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Ito po ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos na dinala ng kanyang minamahal na mga ngaral sa araw pong ito. Maging mga minamahal, mga dakilang tanda, mga kababaglaghan, mga himala na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon. Kung inyo pong isuko ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos at hanapin niyo ang mahal na Panginoon at paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na ito po ay magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kanya po kayong tutulungan. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Iyan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat po, bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos, kanya po kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ginaganap niyo ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Iyan po, mga minamahal, ay darating sa inyo. Ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan. Para po sa ating beloved live broadcast viewers, saan man kayo dako naroon sa mga sandaling ito, pakitaas po ang inyong dalawang kamay, inyo pong isuko ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, at banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, Dakila at mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah.
Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, dakila. At magpala po namin, Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, o ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang ni Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, aming madala propeta, sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw pang ito, sa lahat ng aming bilabid, live webcast viewers, sa mga sandaling ito, dakilang Diyos, na tumanggap sa iyo, pagpalain mo sila at kahabagan, mahal na Panginoon, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagkalooban mo po, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan. At ang mong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating blood preacher, Benedict Purlahi. God bless you, Bilabang Odel. Mga mahal, tayo po dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong hingiin sa ating pong dakilang Diyos, ating pong idulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Dakila at mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyayain sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po ng aming pumamahal, ginagalang Pastor Ebanghelista Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa aming kapanahunan, kami po Diyos ay dumudulog sa trono ng biyaya, humingi kami o Diyos ng kahabagan sa mukhang nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa pagkakasala, mga mahal pang nagagawa namin, paglabag sa iyong banal na kalooban, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, at nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, kanilang mga problema, kanilang mga karamdaman, anumang kanilang mga, mahal na Panginoon, na mga kahilingan sa iyo, Diyos, tugunin mo po ito, mahal na Panginoon, at patuloy po namin din dalangin, Diyos, ang patuloy na pagkaloob mo ng kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay sa aming minamahal, kinagalan Pastor, mahal na Panginoon po sa kanilang buong sambahayan, mahal pang napatuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan o Diyos, pagpalain po Diyos ang bawat sa amin, sa mga pangalan, pangalan ni Jesus. Amen, amen, mga minamahal. Ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. At kung ito'y problema, itaas na lang po ang dalawang kamay. Sama-sama po natin yan palayasin lahat ng mga karamdaman, problema ay malutas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Yung makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, lahat ng uri ng karamdaman lumayas sa samanak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng uri ng mga kahirapan lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah, Praise the Lord, kasabay po ang paglukso bilang ating pong pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na atin na pong tinanggap ang katugunan sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay sumigaw, mga minamahal, kasabay po ang paglukso. Hallelujah, Praise the Lord! Hallelujah, Praise the Lord! Hallelujah, Praise the Lord! Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. God bless you po, mga mahal. Tayo naman po ay tuloy-tuloy na. Tayo po dadako po sa mga announcement. Aking pong binibigyan mong pagkataon sa ating mahal na kapatid, beloved brother, Bobby Asiarios. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Ben. Amen. At minsan ang papabigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Salamat po, pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong mga announcement, ang ating mga schedule of services, unahin ko lamang po
Katulad po ngayon, araw po ng Miyerkules, ang ating midweek service. Nagsimula po tayo kaninang alas 12 po ng tanghali. Matatapos ng ganitong oras, alas 5 po ng hapon, ang ating Friday service. Wala pa po tayong overnight prayer meeting. Patuloy po nating ipanalangin yan. At same time pa rin po tayo, alas 12 ng tanghali pong simula po natin. At matatapos ng alas 5 rin po ng hapon. Ang atin naman pong Sunday General Service, alas 10 po ng umagang simula nito at matatapos ng alas 4 hanggang alas 4:30 po ng hapon. Amen. Ang ating address para po sa ating mga kababayan na naaabot ng ating mga live streaming, huwag po kayo makontento sa papanood lamang po. Kayo po ay dumalo at makita-kita at magsama-sama po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating address, address ng ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay nasa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. Praise the Lord. At araw-araw din po tayong napapakinggan sa mundo ng radyo. Mula Lunes po yan hanggang Sabado, ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Tayo po ay mapapakinggan sa DZME, 1530 kHz. Alas 11 po ng gabi ang simula niyan at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Tuwing Sabado naman po, tayo ay napapanood sa telebisyon. Tayo po ay nasa PTV Channel 4, 10:30 po ng gabi ang simula niyan at tapos din po ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating mga pinagpalang live streaming, ang ating mga pinagpalang live webcast, tayo po ay nasa Facebook, nasa YouTube po tayo. Ang Facebook account natin, JMCIM Marilao. Ang ating YouTube account, JMCIM Marilao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa hapong ito. At upang ipanalangin ating pagtatapos sa ating pansamantalang pag-iwahiwala, ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel upang para po sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you at the beloved Baptist Church. Hallelujah. Tayo yung mabahal, may manalangin. Hallelujah. Opo, nakila Diyos sa mabanalangin, pinakamahal na Panginoon Jesus sa pangunat na lahat namin. Minamahal at ginagalang Ibanghilis doon sa amin. Nakila Diyos, kami sa taos puso nagpupurit at napasalamat mula Panginoon. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto na manalagawain mula Panginoon. Yung pinagpala mula Panginoon sa araw na ito, nakila Diyos. Mula sa papuring awitin mula Panginoon. Maging sa buhay na patutuo mula Panginoon. Maging sa pagpaliwanag sa pagbibigay na kila Diyos. At sa mensahe na nilala ng mga aral sa araw na ito, nakila Diyos na yung pinagpala mula Panginoon. Naging karagdagan namin. Hallelujah, kalakasan espiritual mula Panginoon mula sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, higit sa lahat mula Panginoon. Iyong matamis sa presensya mula Panginoon. Sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah, nakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Dalahin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Sa aming pag-uwi sa kakanyang tahanan, mahal na Panginoon. Lukuman mo ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ingatan mo bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Iwalay mo kami sa anumang trisika pahamakan, mahal na Panginoon, para tingin mong walhati sa kanyang tahanan. Ito sa panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo.